Okay, good morning po sa ating lahat. Dito naman sa videong ito, ang gagawin po natin, papalitan natin ng green screen or ng anumang background itong ating background. So, green screen. Kasi karaniwan po ang ginagamit natin ay green screen kapag nag-video editing po tayo. So, kung ayaw natin yung background na nasa likod natin, hindi natin type na makita ng ating mga viewers, pwede po natin yung palitan. Lalo na po sa mga teachers na ginagamit na gumagawa ng video lesson, maganda po ito na ma-i-apply po natin. So, ang first step po natin, so puntahan po na po natin ay ang paint. Gumawakas po tayo ng paint. Ayan, nakikita po natin. And then, piliin po natin itong kulay green na to. Oh, same na po natin. And then, click po natin itong parang paint brush na to. And then, click. Ayan, automatic na po siya, green background. So, isave lang po natin siya. So, title natin na green screen. So, sa case ko po, mas nagagaanan ako dito na ilagay muna sa desktop para mas madali ko pong hanapin. So, nasa sa inyo po yan. So, step number one po yun. Gumawa tayo ng green background sa ating paint. So, nandiyan naman na po yan sa ating computer. Okay, step number two po. Bubuksan natin ang ating... pwede natin gamitin po ang Google Meet, ang Zoom, or kahit ano pong... Okay, click lang po natin ang new meeting application sa streaming, sa mga ginagamit natin sa mga meeting natin, sa online meeting. Ayun, ang gagamitin ko po itong Zoom. Okay, dito po sa new meeting, ayan. Dito po, ikiklik lang po natin itong, so ayan. At tatanggalin ko na muna po itong camera ko dito. Itong, di-deactivate ko na muna po itong camera ko para makita natin yung pag-activate, ano po, nung paglipat nung sa Zoom. Okay, dito po sa Zoom, ayan, napapansin nyo po, may background na akong iba. Ayan, maganda po ang background. So, i-click po natin ito. So, choose virtual background. So, ayan, kung may nakaready ka na po dyan, click lang po natin itong plus. So, hanapin po natin yung file kanina na ginawa nating green screen. So, nasa desktop po yun. Okay, desktop po natin. Okay, ito po, green screen. So, click po natin, open. Ayan. So, kulay green na po ang ating screen. So, no need na nating... Bakit po ba green screen? Kasi ito po yung naka-default sa program talaga sa video editing na kapag gusto nating magpalit na magtanggal ng background, kaya baga po sa mga pelikula, ang kanilang studio is kulay green. So, ito po ang dahilan. So, ayan po, i-close lang natin ito. So, minimize po natin. Ayan, nakikita nyo po. Paano ba natin yan ililink dito naman sa OBS. So, step number 3 po natin, siyempre, bubuksan natin yung ating OBS software. Yung mga hindi pa po nakakapag-install nito, napakadali lang naman po nitong i-install. Natin ang mag-create po tayo dito ng itong plus na to dito po sa source window capture, tapos i-okay po natin. And then ayan, kung napapansin nyo po, ayan, ito na yung background nung sa Zoom. So hindi po yan automatic, nagkataon lang na naka-click na po dito. O, i-click po natin itong Zoom, ayan, Zoom meeting. And then para po makita yung video ng mukha natin dito, i-click lang natin itong arrow na to, tang huwag natin i-anong yung automatic. Windows 10 po ang i-ano natin. Ayan. Nakalagay na po. And then, click OK. So, andyan na. So, naka-background na po siya na green. So, para matanggal na pa yun po yung green, gusto nating tanggalin. Ano? I-right click lang po natin yan. Click filters. Ayan. Makita nyo po dito, may nakalagay ditong plus sign. So, click lang natin yung plus sign. Chroma key. Iyon. Ito pang i-click natin. So palitan natin ng pangalan, green screen. And then okay. Ayun. Kung napapansin niyo po, nawala na, pero pwede nating i-adjust pa 'yan. Ayun, pwede nating i-adjust.
Okay, kung nalito na tayo, pwede natin ibalik yung default. Yan, naka-default na po yan. So, i-close lang po natin. So, kung napapansin nyo po, nawala na yung aking background. Ano po? So, ayan. Wala na yung background ko, yung green screen. Ngayon, gusto mong palitan naman itong background na ito. Sabi mo, gusto mong nasa classroom. So, mag-plus po tayo dito. Para maglagay naman po tayo ng background dito, lagay tayo ng panibagong source. Ano po? So, i-click natin itong image. So, bawa ay classroom ang gusto nating image. So, kanina po nag-download na ako ng, yon browse natin. Dito po sa flash drive ko nakasave na yung aking, ayan, classroom 3, classroom 4, science classroom. Ayan, bawa itong sa classroom 3. Yun. Ayan, andyan na po yung isa pang source natin. So, yun, pwede natin i-resize yan. Ang pangalan po niyang classroom. Yung ano natin kanina, Windows Capture, i-adjust natin sa unahan para siya yung nakalagay po sa front. Ano po yun? Layered lang po yan, parang sa Photoshop, layered yung ano natin. So, ito po yung Windows Capture na video. Ibabaw lang po natin. Ayan. Tingnan natin. I-adjust po natin itong classroom. Ayan. Nasa... Kung napapansin nyo po, ayan na. So, pwede po tayong nakatayo dito, nagpapaliwanag, nating i-welcome yung ating mga estudyante. So, ayan, nakita natin, nasa classroom, may classroom na tayong background, ano po. So, may isang technique pa po na pwede namang, o kahit alisin na natin itong background na ito dito, babalikan po natin yung zoom. Gusto po natin na ito lang yung size natin ito, na kahit ito walang background, inalis natin. Kumbaga yung pinaka-background natin, yung monitor na itong pinaka-screen nitong laptop. So, pwede po natin palitan pa yan ang screen na nandito, maliit. Yung full background naman ng classroom. Dito natin yan sa choose virtual background. So, ayan. Napansin natin kanina, dyan may available. So, i-add na natin yung sa classroom. Hanap. Bawa, nasa science room tayo. Ayan. Ayan na po yung ating background. Close lang po natin ito. Ayan, kung napapansin nyo po, nandito na po siya. Ayan, ilagayin po natin dito sa pinakakantong ito. Ayan. O, may background na po tayo. Kaya lang, ang ano naman po nito, natatakpan naman yung natatakpan nito. Natatakpan itong ating. Ito po tayo ulit, nakakaiba. So, pwede nyo pong i-explore. Napakaganda po nitong OBS. Lalo na po sa atin ng mga educators na gumagawa ng video lesson para po sa ating mga estudyante. Kasi iba po ang dating na nakikita tayo ng ating mga estudyante. So, ayan po. Susunod naman po ang ituturo ko, gagamit naman tayo ng green screen. Paano naman yun? Kahit hindi tayo gumamit ng Zoom, pero may green screen naman tayo. Yun po ang sunod nating tutorial na gagawin. Maraming salamat po sa ating lahat.